Sa ngayon ay magkakalculate tayo ng spool. Ang gamit natin ay ang companion plants elbow na may slip-on plants. Ang companion plants elbow, bali ito ay elbow na meron na kagad siyang plants na built-in. At gagamitan natin siya ng slip-on plants. Itong slip-on plants ay isang klase ng plants na kung saan meron itong bali yung spool ipipilit build natin dito sa 2 inches or 6 inches na ang diameter ng ating pipe. Ang spool na gagamitin natin ay 6 inches diameter. Ngayon, ang slip-on plants dapat 6 inches din para yung spool natin o yung pipe na ating gagamitin na pang-connect ay ipapasok natin siya sa plants at at the same time i-welding natin dito sa outside niya, outside sa outside perimeter dun sa may plants clearance. Bali hindi mo isasagad yung pasok ng tubo dun sa plants, magkakaroon dapat mayroong space para ang welding niya dito sa labas at saka sa dun sa inner, sa loob. Kailangan may welding din doon para matibay siya. So, bibigay tayo ng example. Meron tayo dito na 6 inches diameter na BI pipe, schedule 80. At ang kanyang, bali dalawang elbow ang ginamit dito. Ang sa kaliwa ay na 6 inches 90 degrees sa short radius na elbow. At dito sa kanan naman ay 6 degrees na long radius, 20 degrees sa elbow naman. So, bali magkaiba yung take-off ng mga elbow natin. Ang kanyang plants clearance ay standard naman yun ay 0.375 inches. At ang kanyang gasket clearance is 1.8 or 0.125 inches. So, ang una natin gagawin ay ang gagamitin natin formula ay na true leg or spool leg is equal to travel minus dalawang take off minus dalawang take off minus dalawang gasket clearance at saka yung dalawang plunge clearance. So, ang hanapin muna natin yung mga tikop ng mga elbow. So, sa from the table, makikita natin ang 6 inches diameter short radius na elbow is 8 at ang isa naman na 6 inches diameter long radius elbow is 11.5. So, kapag nakuha na natin yung mga value niyan, may isa-substitute na lang natin sa ating formula. So, from the formula na true length is equal to travel minus 2 takeoff minus 2 gasket clearance at minus 2 FC or the plunge clearance, isa-substitute natin so true length is equal to 120 minus 8 plus 11.5 plus 2 times 0.125 or yung gasket clearance at ang dalawang FC na 2 times 0.375. So ang i-simplify natin 120 minus close parenthesis 19.5 plus 0.25 plus 0.75
by further simplification. So pag sinimplify natin, ang lalabas ay 120 minus 20.5 para makuha natin ang true length na spool. So ang magiging sagot natin ay 99.5 inches. Yan ang ating puputuli na pipe kasi na 6 inches ang diameter para mapuha natin ang ating joints na ginagamitan natin ng companion flange elbow with slip-on flange. So, yan lamang po mga dito ang ating vlog sa ngayon at sana'y mag-like kayo at subscribe sa para mas marami pang video inyong mapapanood at matutunan nyo ang iba't ibang mga formula na related sa ating mga pipe calculation. Maraming salamat po muli at magandang araw sa lahat.